Isang napagpalang araw, mga kapatid. This is Brother Tino, bringing you some thoughts for the journey. Our gospel for this Sunday is John chapter 15, verses 1 to 8. Paano ka makakagamit ng Facebook? Paano ka makakapag-search sa Google? Paano ka makakapag-post sa Instagram? Paano ka makakapag-share ng iyong thoughts and rants sa Twitter? Isa lang ang sagot dito, at ito ay ang kumonekta sa Wi-Fi. Kailangan ng Wi-Fi sa Facebook, Google, Instagram, Twitter, YouTube at TikTok. Kailangan din ng Wi-Fi para sa mga ibang apps sa ating phone. Kung walang Wi-Fi, magpapaload ka ng data. Kung wala kang pang-load, mahirap na. Ngayon, puro online na mga ganap. Online ng mga klase, online ng mga trabaho, online ng mga party, online ng mga misa, online lahat. Dahil hindi pwede yung face-to-face. Kaya naging requirement na para sa lahat mga bahay, ang Wi-Fi. Kasi kapag wala ka nito, hindi mo magagawa mga bagay na kasanayan mo. Mahirap kapag walang Wi-Fi dahil dito nakadepende ang lahat ng ating mga ginagawa. Lalo na ngayong new normal na lahat ay virtual at online. Kapag unstable ang Wi-Fi, mahirap. Kapag disconnected ka, nakakainis. Kapag wala kang connection, nakakaiyak. Mahalaga ang Wi-Fi o internet connection sa ating mundo ngayon. Dahil ito ang nagbibigay ng lahat ng ating mga kailangan. Sabi nga nila, nasa internet lang yan. Tama nga naman, nasa internet na halos sa lahat ng kailangan mo. Na pwede ka na rin mag-shopping doon kasi pwede mo nang bilhin ng lahat sa isang click lang. Kung mahalaga sa atin ang Wi-Fi o internet connection, ganon din ang ating connection sa Diyos. He always connects with us and we must connect ourselves to Him. Kung may internet connection ka, dapat may connection ka rin sa Diyos. Si Lord ay parang Wi-Fi. Kailangan mong maging connected sa Kanya. Siya na ang lumalapit sa iyo. Siya na ang gumagawa ng first move. Kapag hindi ka connected sa Kanya, walang mangyayari sa iyo. Kung i-disconnect mo siya sa iyong buhay, hindi ko na lang alam kung anong mararating mo sa iyong buhay. Mahirap ang buhay kapag wala ang Diyos. Oo, masaya ka kasi malakas sa internet mo. Pero paano naman ang iyong connection sa Diyos? Malungkot ang buhay kapag disconnected ka sa Diyos. If Wi-Fi is essential to our world today, so does God. God is essential. God is a necessity. We need Him because we can't do everything alone. We need the help of a friend, and that friend is God. If He is our friend, we must remain in Him. How do we do that? We can only do that by connecting ourselves to Him. And if we connect ourselves to Him, He will provide us with unlimited love that will never go unstable. If we connect ourselves to God, we will grow in faith, hope, and in love. Connect yourselves to God through prayer. Connect yourselves to God through His Word. Connect yourselves to God through the Mass. And connect yourselves to God through good works. Tandaan natin ito, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi bumabata. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi unstable, sapagkat ito ay unlimited at buong-buo. Kaya kumonect ka na sa Kanya. Kapag connected ka sa Diyos, giging maayos ang lahat. Kapag connected ka sa Diyos, mawawala ang lahat ng iyong mga lungkot, paghihirap. Kapag connected ka sa Diyos, magagawa mo ang mga gusto mong gawin. Kapag connected ka sa Diyos, ikaw ay mamumunga ng masagana. Kaya kung gusto mong sumaya, stay connected with God. Jesus, sana lang kami manatili sa iyong puso. Huwag mo po kaming pabayaan. Manatili ka sa aming Panginoon. At iparamdam mo sa amin ang iyong wagas sa pagmamahal at pagkaiya. Amen. This is our thoughts for today. May God bless you on your journey.